masungit, mahigpit at madalas na kinatatakutan lalo na raw kapag ang mga ito ay nakasuot ng uniforme. Pulisman na maituring, hindi lang daw paglilingkod sa bayan kundi may pagpapahalaga rin sa espiritual na pamumuhay ang prinsipyo ng ilan sa mga police officers ng Caloocan Police Station. Sa ilalim ng pamumuno ni na Inspector General Attorney Alfegar Triambolo at Acting Regional Director Police Senior Superintendent Nestor Felix ng National Internal Affairs Service ng PNP. Isa si SPO4 Joel Bejos mga polis na anila nga ay naiiba. Dahil bukod sa duty nito bilang isang pulis, ay nagbabahagi rin ito ng salita ng Diyos. Hindi lang sa mga kapwa nito pulis, maging ang mga nasa selda at mga tao na napupunta sa kanilang himpilan. Ibinahagi ni Police Officer Bejo na taong 2017 nang i-impress ng Panginoon sa kanya ang realidad ng buhay. Kung kaya't mula daw noon, nagkaroon ng panata ang pulis na maibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Nais niya raw kasi na maabot ang mahigit 1 milyon na kaluluwa na mabigyan at makadinig ng malinaw na katuruan ng salita ng Diyos. Ano na nga, hindi lang Philippine National Police ang maaaring itawag sa kanila, kundi pulis ng Panginoon. Ang pagiging pulis kasi ay opportunity yan eh, kasi empowered tayo ng government, may authority tayo. So yung authority niyan, mas magagamit siya lalo sa gospel sharing. Lumapit ka sa mga estudyante, mga tao, automatic nandun yung kanilang respect eh. At lalo silang na-amaze the moment na you share the word of God, you pray for them, wow, iba to, sabihin nila. Dahil dito, na-inspire na rin na magturo ang hepe nito na si Police Superintendent Nelson Ferrer. Bagamat noon pa man daw ay mayroon ng burden ng naturang hepe na magbahagi, hindi raw nito maiwasan ang mahiya dahil sa posisyon na meron nito. Pero dahil sa inspirasyon nito ang kapwa pulis na maalab sa pagtuturo, ginamit nito ang posisyon para matipon ng mga tao at mabahaginan din. Siya nga, Diyos na siya, di ba? Nagkatawang tao at namatay sa krus para sa ating kasalanan. Sabi-sabihin, nagpakumbaba siya. So, ito namang aking ranggo na to, hindi ko naman makukuha ito, kundi dahil din sa biyaya ng Diyos. Kaya yun ang naging ano sa akin, na naging na-encourage sa akin, na kaya sabi ko, itong ranggo ko, itong posisyon ko, nakakuha ko ito, so ibabalik ko kay Lord. So, kaya sa ngayon, sabi ko, sa umpisa ngayon, I will not share the gospel, sabi ko. At dahil sa naturang gawi, kinamamanghaan ito ng mga tao na minsan na rin nilang nabahaginan. Although nagsishare ako ng Bible, pero hindi ako gaano doon sa ginagawa ni SPO4 Joel Bejo, na talagang siya, talagang naisa sa pamuhay niya eh, araw-araw. Actually, na-appreciate ko po kasi in the process, kami rin po ay na-influence nila. So, besides, parang may pakita rin sa mga tao na we are not just sa... The typical police na pinaming police ay baril lang halang ang hawak, that we can also be an agent of change through the word of God. Bihira man daw ituring ang mga police na kagaya nila, nais din ng mga ito na madami pang tao ang sanay gumaya rin sa sinseridad nila na malaman ang malinaw na turo ng Ebanghelyo. Siyempre, masaya eh. Kasi nga, ang trabaho natin hindi lang secular, but especially yung spiritual, dapat ito ang priority. Kasi ang needs talaga ng tao is spiritual din. Kasi baliwala, lahat ng tinatangkilik ng tao kapag napunta naman siya sa impyerno. So the moment na nag-share ng gospel, tumanggap sa Panginoon, grabing fulfillment yun. Masabi mo na, wow, worthy ang mabuhay. Cecily Gaspi, Newslight.